Sa buong Pilipinas, ang bakawan ang isa sa pinaka-importanteng ekosistema, ngunit hindi gaanong binibigyan ng halaga. Ano ba talaga ang bakawan at ano ang mga pakinabang nito? Ang bakawan ay mga puno na karaniwang makikita sa mga lugar na nagtatagpo ang lupa at karagatan sa gitna ng high at low tide. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayaman sa bakawan sa buong mundo. Matatagpuan sa bansa ang higit 50% ng 65 mangrove species sa buong mundo. Mayaman ang ekosistema ng bakawan, hindi lamang sa pang-ekonomiyang aspeto at kabuhayan, kundi maging sa ekolohiya. Tirahan ng libu-libong mga hayop at halaman ang kagubatang ito sa baybayin. Daan-daang mga lamang dagat tulad ng isda, alimango, hipon at shellfish ang umaasa sa bakawan para mabuhay. Dito sila nangingitlog at lumalaki bago magtungo sa karagatan. Mahalagang kanlungan ang mga ito na pinagmumulan din ng kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa angkin nitong yaman. Napakaswerte nating mga Pilipino at mayroon tayong bakawan. Sinasalag nito ang malalakas na ulan, bagyo at pinoprotektahan ng ating mga kabuhayan. Ang mga punong ito sa baybayin ang pinakamabisa nating kalasag laban sa bagyo at daluyong. Ayon sa mga siyentipiko, kayang saluhin ng mayabong na mga bakawan ang lakas ng alon at hangin. Isipin nyo na lang kapag hinahagupit ng malalakas na alon ang baybaying puno ng bakawan at ang wala. Kapag walang bakawan ang tinatamaan ng daluyong, katumbas ng halos 2 beses ang distansyang aabuti ng alon sa kalupaan. At dahil sa sobrang lakas nito, pati ang mga karatig pook at komunidad ay masisira at maaapektuhan. Kapag may bakawan naman, ligtas ang buhay at mga kabuhayan ng mga nakatira sa baybay. Epektibong nakakakuha ng carbon ang mga bakawan. Ayon sa mga siyentipiko, 4-5 beses na mas mabisang humigop ang bakawan kumpara sa kagubatan. Kung isasaayos ang ating bakawan, mas kakaunti ang magiging pinsala at gastos at mas mahusay nating malalabanan ang epekto ng climate change. Nabanggit ko na isa tayo sa mga bansang pinakamayaman sa bakawan sa buong mundo. Mabilis na yang nagbabago. Ayon sa mga eksperto, mayroong 400-500,000 hektarya ng bakawan ang Pilipinas noong 1920. Pero nitong 2020, 200,000 hektarya na lamang ang natitira sa atin. Ikalawa na ang Pilipinas sa pinakamabilis ang pagkaubos ng bakawan sa Southeast Asia. Bakit kamo? Pinuputol ang mga ito para tambakan ang mga baybayin at magtayo ng mga industriya at imprastruktura. Talamak din ang polusyon, mga illegal na conversion ng mga fish pond at pagpuputol ng mga ito. Kapag hindi ito napigilan, tuluyan nang mawawala sa atin ang isa sa pinakamahalaga nating yaman, ang ating coastal greenbelts. Yan ang dahilan kung bakit ang mga grupo tulad ng Oceana, kasama ang mga eksperto, mga leader sa pamahalaan sa bansa at mga lokal na pamahalaan ay nagtatatag ng mga coastal greenbelt zones sa buong Pilipinas. Pero may isa pang mahalagang sangkap na kailangan. Ikaw. Ang pinakamahalagang bahagi ng pagbabago ay nagsisimula sa mga karaniwang mamamayan na may malasakit. Maraming madali at epektibong paraan na pwede mong gawin. Mula sa paghikayat sa iyong mayor at gobernador na magtalaga ng mga lugar ng bakawan bilang coastal greenbelts. Hanggang sa pagsulat sa inyong kinatawan sa Kongreso o sa mga senador na suportahan ang mga nakahaing batas na nagsusulong sa coastal greenbelt zone. Maaari ka ring sumali sa Youth for Blue Carbon at Mangrove Matters Philippines na kumikilos para pagyamanin at pangalagaan ang ating mga bakawan. Para sa iba pang mga pamamaraan para suportahan ang pagpapanumbalik ng ating bakawan, magtungo sa ph.oceano.org at alamin kung ano pa ang maaari mong magawa. Maaari kang maging bahagi ng pagbabago. Ngayon na!